Hi guys, how are you? 你好吗？안녕, nana latte. Nagkakaintindihan pa ba tayo sa mga ganitong salita? Ito ba? Ito ba ang kaya nating ipagmalaki sa iba? Ilan? Ilan pa kaya ang salitang banyaga ang kaya nating imemorya? Lay dun ni ka. Sinay kumadi marikrik natakusin kalita ko. Sinapuan ta ko. Kaat pay nga ta ay kalita ko di malinglingan ta ko. Gapusin kalindi udum ay unta ko adadalon. Ngayon, hayaan niyo po akong gamitin ang pagkakataong ito upang mabigyang linaw ang bawat isa. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang aking pinagmulan. Ako si Abby na nagmula sa bulubundukin ng Cordillera. Ako ay isang igorota. Sa lugar namin, gumagamit din kami ng iba't ibang wika. Ibaloy, Kankanaoy, Itneg, Aplay, Kalanguya, at Iloko bilang aming lingua franca. Nakakalungkot isipin man, pero aminin natin na bata pa lang, salitang banyaga na ang inumpisahan. Aminin man natin o hindi, yan ang katotohanan. Tuloy, madaming na pag-iiwanan. Bakit kaya mas pinapahalagahan ang salitang banyaga kaysa salitang katutubo? Kinakahiya ba natin ito? Kanino? Sa kapwa Pilipino? Sa kapwa katutubo? Yan ang tinatawag namin mga igorot na inayan. Inayan ay isang ekspresyon ng mga igorot na ang ibig sabihin ay nakakatakot, nakakabahala na. Mga kabataan, mga kapwa ko Pilipino at katutubo, dapat aralin at huwag ikahiya ang salita nating katutubo. Ipagmalaki natin dapat ito sapagkat bago pa man tayo lumabas sa mundo, meron na ang mga salitang to. Kapwa ko katutubo, kapwa ko Pilipino. Huwag nating maliitin, huwag nating pagtawanan. Katulad ng lang ng aking pinagdaanan nung ako'y nasa ikalawang yugto ng mataas na paaralan. Nung sinabi kong gipan imbes na kutsilyo, ako'y pinagtawanan, ho ho ho, ay igorot, ganyan ba yung salita ninyo? Natatawa sila pero ako ay iinsulto. Naku, kung aking ikukwento, hindi kasha sa buong araw na ito lahat ng pinagdaanan ko dahil sa pagsalita ng wika ko katutubo, pinagtawanan, tinukso, minsan pa ay binato. At ngayon, bago ko tapusin ito, gusto kong sabihin sa inyo, huwag mong ipagkaila ang salita mo dahil taas noo ako, ihahayag sa mundo na isa akong katutubo.